Magandang araw mga katropa. Ayan, welcome po sa aking YouTube channel. Ito po at nandito na naman tayo sa pagbibigay ng latest update sa ating binabantayan na Bulkang Taal. So ayan, magandang umaga, maganda ang simula ng araw ngayon. Ngayon po ay August 18, 2021, araw ng Miyerkules. So ayan mga katropa, nakikita natin ang ilang mga larawan na kuha po ng ating mga netizen malapit po dito sa kinalalagyan o sa lugar ng Bulkang Taal. So bago tayo magpatuloy mga katropa, ay may isang netizen pa rin po o may isang residente na nakakuha po ng video habang o nakakuha ng video sa Bulkang Taal habang po nangyayari o nagaganap ang pagburog kaninang umaga. Narito po at panoorin natin ang maikling video na nakunan ng ating residente malapit dito. So ayan nga mga katropa, ngayong araw po ay yaan ang panibagong aktibidad o bagong pag-aalboruto ng Bulkang Taal kung saan nga po ay may pagburog na naman. At ilan na ating mga kababayan o ilang mga residente natin ang nakarinig na naman at nakasaksi sa ganitong pangyayari. Okay, dumako na po tayo mga katropa sa ating latest update na inilabas po ng PBOX ngayong araw. Sa daily bulletin po ng Taal Volcano Network ay nakapagtala po sila ng sa nakalipas na 24 oras ay nakapagtala po sila ng 31 volcanic earthquake. So madami-dami na naman po mga katropa ang mga pagyanig na naitala kahapon po yan mga katropa. Meron pong 31 na volcanic earthquake. Kabilang dyan mga katropa ay naitala din ng PBOX ang 27 na volcanic tremor at ito nga ay tumagal ng 1 minuto hanggang 18 minuto. Sinamahan pa yan mga katropa ng 3 low frequency volcanic earthquake, ang isang volcano tectonic o bagong volcano tectonic na naganap kahapon. Maliban po dyan, meron pa rin na low level background tremor na naitatala ang PBOX simula pa nga noong ikapito ng Hulyo 2021 at hanggang sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ito na nangyayari. Kung iisipin natin mga katropa, napakarami po ng mga aktibidad o iba-ibang pag-aalboruto na nagkakasabay-sabay na nangyayari po sa Bulkang Taal. Maliban po dyan mga katropa ay patuloy pa rin po ang mainit o ang upwelling ng mainit na volcanic gas sa lawa ng main crater. At ito nga mga katropa ay lumilikha ng plumes kung saan nga po ay nakikita natin ang mataas na maputing usok o ang paglabas po ng maputing usok mula sa main crater. At ito nga mga katropa ay umabot pa sa 2,400 metro bago po ito mapadpad patimog Silangan at Timog Kanloran kung saan nga mga katropa ay talagang nakikita natin ang may kakapalan na puting usok na lumalabas sa bunganga ng Bulkang Taal. Yan po ay dahil sa patuloy na upwelling ng mainit na volcanic gas. Samantala, mataas pa rin po ang naibugang sulfur dioxide kahapon ng Bulkang Taal. At ito nga po mga katropa, humigit kumulang o umabot sa humigit kumulang na 6,265 tonelada. Napakataas pa rin po mga katropa ang mga asupre na iniluluwa ng bunganga ng bulkan. Yan mga katropa ay naitala kanina sa latest update ng Bulkang Taal pero kahapon pa po ito nangyari August 17, 2021. Samantala, noong ika-17 ng Agosto o kahapon pa rin po ay mayroon ding masangsang na amoy ng sulfur dioxide o asupre na naiulat ang mga residente dyan po sa barangay Buso-Buso at sa gulod sa bayan po ng Laurel sa lalawigan po ng Batangas kung saan nga po ang ating mga kababayan dyan, ang ating mga residente dyan
ay talaga namang nagsisakitan po ang kanilang mga lalamunan, nangati po ang kanilang mga mata, at talagang sumisikip po ang kanilang dibdib sa paghinga. So paalala po natin muli sa ating mga kababayan dyan, sa ating mga residente, na talagang mag-ingat po talaga tayo. Kung tayo man po ay walang gagawin, paulit-ulit po tayo. Kung wala naman po tayong gagawin sa labas ng ating tahanan, ay mamalagi na lang po muna tayo sa loob ng ating tahanan. Kasi po, ang asupri po na nalalanghap natin, ay talaga namang malaki ang idudulot nitong masama sa ating kalusugan. Lalo na po tayo kung tayo po ay may mga sakit sa baga o yung sinasabing asma or hika. Kumahina po ang ating puso. Kung tayo po ay mga bata, bawal din po sa bata, o bawal din pong malanghap ng ating mga bata, kung ating mga kabataan dyan, o lalo na po yung maliliit na ating mga chikiting. So, mag-ingat po tayo mga katropa. Patuloy pa rin ang sukat ng ground deformation ng bulkan gamit ang electronic tilt continuous GPS at INSAR monitoring ay nakakapagtala pa rin na marahan na pag-impis ng Taal Volcano Island simula pa nga noong Abril sa taong 2021, at ang Kalakhang Taal naman ay nakakaranas ng marahang paglawak nito simula pa naman noong taong 2020, kung saan nga po naganap ang huling pagputok nito noong January 12. Nananatili pa rin po sa alert level 2 ang Bulkang Taal hanggang sa kasalukuyan. Dahil po dyan, ang DOST P-Box ay patuloy ang paalala sa ating mga residente malapit po sa bulkan, lalo na po dyan sa Taal Volcano Island, kung saan nga po na maaaring magkaroon pa rin ng steam driving o phreatic na pagputok, volcanic earthquake, bahagyang abo at mapanganib na ipon o pagbuga ng volcanic gas ay maaari nga maganap at manalasa sa paligid ng Taal Volcano Island, kung saan nga ay makakaapekto ito sa ating mga residente malapit dyan. Dahil po dyan, ang DOST P-Box pa rin po ay patuloy umaigting nilang ipinagbabawal ang pagpasok ng sinuman sa Taal Volcano Island na siya na pong Permanent Danger Zone o PDC ng Bulkang Taal. Maging ang paninirahan po at mamamang kasalawan ng Taal ay bawal na bawal, at ang magawi po ang sinuman sa main creator nito at Daang Castilla Fissure. So ayan, may nakikita po tayong naglalakad dito. Ayun. Sige mga katropa, ingat-ingat po tayo. Ano? Talagang hindi natin maiwasan na tayo ay maghanap buhay o mangisda pa rin sa lawa kahit na po may dala itong panganib sa atin araw-araw. So mag-ingat lang tayo mga katropa. Ay. Samantala, ang mga opisyalis ng lokal na pamahalan ay hinihikayat naman na patuloy na suriin at pagtibayin ang kanilang kahandaan sa dati ng inilikas na mga barangay malapit po sa lawa ng Taal, kung sakali mang ito ay magkaroon ng panibagong pag-aalburuto ang bulkan na ating binabantayan. So ang DOST P-Box pa rin po ay masusing nagbabantay sa kalagayan ng Bulkang Taal 24/7, at handang agarang ipabatid ang anumang pagbabago nito sa lahat ng kinauukulan. So yan lang muna mga katropa ang ating bibigay o ang ating ibabahagi na update sa kalagayan ng Bulkang Taal ngayong araw. Patuloy lang po kayong tumutok o mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel para lagi ka pong updated sa araw-araw nating ina-upload na video. So ayun, subscribe lang po mga katropa at hit nyo na po ang notification bell. Muli, ito po ang Edgar Clasietti Vlog na nagsasabing mag-iingat po tayong lahat mga katropa para po sa ating kaligtasan. Tayo rin po ang makakatulong sa ating sarili upang makaiwas po tayo sa kung anumang sakuna ang hatid o ang dala ng Bulkang Taal dito sa ating lugar. Maraming salamat, paalam mga katropa! That you never be lonely.